Yung Dele. Price niya yung ano? 149. 149. Ngayon? Ito, 16 lang nabili lang, natin, kaya nag-sell ito na Putlaker. Kalahati ano? Oo, kalahati. Kaya plus kalahati. Dito ka na sa Putlaker ha, pumili kasi maraming sell dito. Alright, so what's up mga ka-idol? Ayaw rin ma! Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. So ngayon nga ay nag-stopover kami dito sa kainan ng paruta. Makikita mo to, oh. Si James lang ang sakalam. Kasama natin si Brian, hindi mawawala yung mga tribong magisig. Ito yung si Boy Traveling. Paano masabi? Shoutout sa'yo bro. Shoutout, shoutout. Alam ko naman makikita niyo to si Jerome, ito yung nag-in BP. Sana. Yara jam bro. So ayun yung mga kasama pa namin sa kabilang table. Yung katabi mo, sino yun? Boy Traveling. Ito si Boy Traveling yan. Ano, di ba allowed na ngayon ng 3 step back? Oh. Ay ginawang 4. Traveling. Gustong ano? Lang naman tayo dito dumaan mga kaidol dahil sa mahabang paglalakbay hindi tayo pwedeng straight pupunta doon sa city. Kaya kami pupunta ng city dahil tayo ay magtutugye. Ano ba 'yun? Tugye, tugye o tugye? Tugye. Kasi yung tugye yung kinakain yun eh. Pwede na. Yung ano, ito yung dalawang taon na kumaga i-renew ka, bibigyan ko ulit ng panibagong ID mo ng Emirates. Yun yung ibig sabihin ng tugye. So, si James naman ituloy-tuloy lang kain. Si Boy Traveling yan. Kasi sabi, over step back. Oh no! Ayaw rin ba? Papasin nyo mga kaidol. Napakarami tao dito. Andito kami sa planeta ng mga ano. Anong planeta to? India Bangla? Hindi pala naka-play. Hindi pala naka-play. Ayaw na sila mga kaidol. Binibigyan na sila ng resibo. Ayaw ano ba yung resibo? Chip, yung babayaran. Tapos ka na? Alright. Oh. Next naman. Ipakita mo yung paruta, yung mga sinaunang pagkain nila. Ito yung mga sinaunang pagkain ng mga ehimplo, mga kaidol. Ito yung babayaran, no? Apat na paruta. Dalawang tubig lang, bago isang kape. Dalawang kape pala. Kupal! Nax na, very handsome. Hindi na. Shout out your girlfriend. Shout out your girlfriend. How are you? Where are you? A few moments later. Alright, so ngayon nga mga ka-idol, ay tapos na tayong kumain ng paruta. So babalik na tayo sa bus. Ito talaga yung pinakang stopover namin, yung kainan ng paruta na yan. Kasi galing doon sa village namin, hindi na natin pwedeng i-vlog mga kaidol dahil masyadong malayo. Naka 2 oras na tayo. Oo. Galing sa village namin hanggang dito, 2 oras na. So may 2 oras pa tayong papunta ng city, Abu Dhabi. Alright, para din makapahinga doon yung driver namin. Kasi galing kami ng ano, madaling araw. Umalis kami nga pala doon ay 5:30. 5:30 kami umalis. Ang sa oras na karon? Ano na? 5:30. Okay, so umalis kami doon ay 5:30. Nandito kami ngayon ay 8:30 na. So, abot kami doon ng mga 11 na. Mahaba-haba pang paglalakbay mga ka-idol. Kaninang umaga, malakas ang ano? Ang pagno. Oo, malakas. Pagto kanina. Ito kasi James, hindi natulog siya sa bus eh. Natulog po mga idol kasi ala ko nagising. Akala ko wala 5. Yan tuloy, 5:30 pala. Masa oras ka na ano? Nagising? Nagising, ako wala nga ala 3:30. Nagising siya na 3:30. Kesa na puyat kasi nagdagta siya. So kung makikita nyo yan, yan yung service naming bus. Yan yung bus ng aming company. Yan, yung bus na yan. Dagan pa di ako. Alright, so pasakay na tayo. Alright, so ngayon nga ay nandito na kami sa loob ng aming bus. So hihintayin lang namin yung aming mga kasama pa na andun pa. 20 minutes siguro paghihintay. Sisibat na uli kami. Para sa ganun ay medyo maaga-aga tayo makarating doon. Mabilis lang yung
Tauji ba yun? Ano yung ito? Tauji. Tauji. Mga 30 minutes lang siguro yun. Ang mabil ang matagal lang dito mga kaiduli yung pagbiyahe namin. Alright, so andito tayo sa bus, oh. Yes. Matay tayo dyan. Ay, yun yung busok. Isang nang. Gago! Talaga si taxi, oh. Si traveling boys, eh. Kamay, kamay. Hindi humot pa rin ba? Ginawang smoking shelter ang bus. Putang nga na mo, ah. Kamteng, kamteng, kamteng muna. Alright, so palis na tayo mga kaidol. O sana ay maka-vlog tayo dun sa Abu Dhabi City mga kaidol. Alright, so hindi ko na kayo. Sana mag-enjoy kayo mga kaidol. Sundan lang ninyo yung aming vlog mga kaidol. Sana mag-enjoy po kayo. At hindi na po namin kayo isasama sa aming biyahe dahil malayo-layo to. Bye-bye ka na. Alright, bye-bye mga kaidol. Thank you for watching. Long live mga kaidol. Alright. 2 hours later. What's up mga idol? Ngayon nga ay nasa biyahe pa rin tayo. So malapit na tayo mga idol. 30 minutes lang, nandito na tayo sa ating pupuntahan. Again, nandito pa rin si Taxi, ang traveling boys ng Maraca. Alright. Yan o, mabiyahe na ulit tayo. Kasi medyo traffic. Alright, so biyahe ulit mga idol. A few moments later. Isang mainit na pagsalubong sa lahat ng mga paparating na panauhing manggagawa. Salamat sa pagpili sa United Arab Emirates bilang iyong ikalawang tahanan. Buong lugod kami kayong tinatanggap sa aming bansa at umaasa na masisihan kayo sa paggugol ng oras ninyo sa paninirahan at pagtatrabaho dito. Inanyayaan namin kayong matuto sa aming mga bagong regulasyon sa paggawa. Mga mahalagang bagay na dapat ninyong malaman. Ang inyong employer ang dapat magbayad sa mga gastusin sa recruitment process at sa pagbiyahe papunta sa UAE. Dapat bayaran ng inyong employer ang inyong residency permit. Itago ang mga resibo na hinilingan kayong bayaran. Itago ang inyong nilagdaan na alok ng trabaho. Dapat tumugma ang inyong kontrata sa inyong alok na trabaho. Itago ang kopya ng inyong nilagdaang kontrata sa isang ligtas na lugar. Kayo ay may karapatang itago ang inyong mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan na kasama ninyo sa lahat ng panahon. Wala kayong trabaho pagdating? Hindi kayo tumatanggap ng sahod sa oras at buo? Iulat sa tanggapan ng paggawa. Kung kailangan ninyo ng tulong, palagi kayong may kaibigan sa Ministeryo ng mga Yamang Tao at Emeritisasyon. Narito kami upang tulungan kayo. Ang inyong kontrata at personal na pagkakakilanlan. Dapat iharap ng inyong employer sa inyo ang inyong kontrata sa trabaho para sa lagda. Kakailanganin ng inyong employer ang inyong mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan upang at para sa oras na makuha ng inyong residency permit. Sa sandaling ma-issuehan kayo ng residency permit, dapat ibalik ng inyong employer ang inyong mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan sa inyo. 8 oras ang karaniwang mga oras ng pagtatrabaho bawat araw. 9 oras ang karaniwang mga oras ng pagtatrabaho bawat araw sa mga negosyong komersyal, negosyo sa pagsisilbi ng pagkain, paggagwardya, at negosyo sa hotel. 6 oras ang karaniwang mga oras ng pagtatrabaho bawat araw sa Ramadan. May 1 oras na pahinga sa pagitan ng mga oras na pagtatrabahong iyon. Overtime. Ang maximum na oras na overtime bawat araw ay 2 oras at maaari itong palawigin upang pigilan ng isang malaking pagkalugit. Ang overtime ay kinakalkula ayon sa mga sumusunod na paraan. Sa mga karaniwang araw bago ang alas 9 ng gabi ay 25% ng kabuuang sahod, 2 oras ang maximum na overtime. Sa mga karaniwang araw pagkatapos ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ay 50% ng kabuuang sahod, 2 oras ang maximum na overtime. Sa mga araw ng Biyernes, ito ay 50% ng batayang sahod na kinakalkula ayon sa mga oras ng pagtatrabaho. Sa mga pista opisyal, ito ay 50% ng kabuuang sahod, karagdagan sa pagbabayad ng isang araw ng pagtatrabaho na walang trabaho.
Sa pagkakataon na hindi binayaran ng isang araw na walang trabaho, ito ay 150% ng batayang sahod. Hindi pinahintulutan na magtalaga ng mga gawain sa isang empleyador na higit sa dalawang magkasunod na Biyernes. Sa pagkakataon ang isang empleyado ay on leave, babayaran siya ng kabuuan ng kanyang sahod, karagdagan sa kanyang sahod sa bakasyon. Mga pista opisyal o bakasyon. Ang mga pista opisyal o bakasyon sa UAE ay ang mga sumusunod. Bakasyon sa pilgrimahe, 30 araw isang beses walang bayad. Lingguhang bakasyon, tuwing Biyernes. Taunang bakasyon, 30 araw bawat taon na may kabuuang sahod. Bakasyon sa pagkakasakit, 90 araw katulad ng sumusunod. Ang unang 15 araw, buo ang babayarang sahod. Ang susunod na 30 araw, kalahati ang babayarang sahod. Higit sa itaas, walang sahod. Bakasyon sa pagkaina, 45 araw buo ang babayarang sahod. Bispiras ng bagong taon, isang araw na buo ang babayarang sahod. Bispiras ng taon na Hijri, isang araw na buo ang babayarang sahod. Eid al-Fitr, 2 araw na buo ang babayarang sahod. Eid al-Adha at araw ni Arafat, 3 araw na buo ang babayarang sahod. Pambansang araw ng UAE, isang araw na buo ang babayarang sahod. Kaarawan ni Propeta Muhammad, kapayapaan ang sumakanya, isang araw na buo ang babayarang sahod. Araw na Isra at Miraj, isang araw na buo ang babayarang sahod. Pagsisimula ng trabaho. Gaano kadali akong dapat na magsimulang magtrabaho? At ano ang dapat ang gagawin ko kung may pagkaantala? Dapat pangiriin ng inyong employer na maisagawa ninyo ang mga gawain ng trabaho pagdating ninyo. Kung hindi iniharap sa inyo ang isang kontrata sa trabaho sa loob ng isang linggo ng pagdating, o kayo ay hindi pinangyari na magsimula magtrabaho kaagad, mag-ulat sa pinakamalapit na tanggapan ng paggawa. Huwag tumanggap ng ibang trabaho nang hindi mo na nag-uulat sa isang tanggapan ng paggawa upang iwasan ang paglabag sa batas. Kung nabigo ang inyong employer na magharap sa inyo ng kontrata o magbigay sa inyo ng trabaho, ang tanggapan ng paggawa ay tutulong sa inyo. Pagwawakas ng kontrata at mga pagtatalo. Ano kung gusto kong magpatuloy na magtrabaho para sa aking employer ngunit hindi nakatutugon ang aking employer sa kanyang mga obligasyon sa ilalim ng kontrata ng trabaho? Kung alinmang panig ay hindi nakatutugon sa kani-kaniyang obligasyon sa ilalim ng kontrata, ang kabilang panig ay maaaring simulan ang pagwawakas ng kontrata ng trabaho. Kung hindi nakatutupad ang inyong employer ng kanyang mga pangako sa kontrata, mag-ulat sa pinakamalapit na tanggapan ng paggawa para sa tulong. Kukolektahin ng mga opisyal ng paggawa ang anumang utang sa inyo ng inyong employer at tutulungan kayo na makahanap ng alternatibo trabaho kung gusto nyo. Ano ang gagawin ko kung gusto kong tapusin ang aking kontrata sa aking employer? Mahalaga na sundin niyo ang mga kinakailangan legal na hakbang para sa pagwawakas ng inyong kontrata. Ang ibig sabihin yan, hindi ninyo maaaring iwan ang inyong employer at maghanap ng trabaho sa isa kahit na ang inyong employer ay lumabag sa kontrata. Sa halip, dapat kayo mag-ulat sa isang tanggapan ng paggawa para sa tulong. Makatutulong ang tanggapan ng paggawa na mabawi anumang mga utang sa inyo at mag-ayos ng placement sa alternatibong trabaho kung kayo ay karapat-dapat na makakuha ng bagong work permit. Ang inyong tanggapan ng paggawa ay kapwa makatutulong at magpoprotekta sa inyo. Paglipat sa isang bagong employer. Kung ang aking kontrata ay tinapos, papayagan ba akong magtrabaho sa isang bagong employer? Kayo ay karapat-dapat na makakuha ng bagong work permit kung at kapag nakumpleto ninyo ang kondisyon ng inyong kontrata na may limitadong kondisyon at pumili na hindi ito i-renew. Sumusunod kayo sa mga kinakailangan sa abiso at kompensasyon kapag tinatapos ang isang na-renew na limitadong kontrata. Nagbibigay kayo ng angkop na abiso sa inyong kasalukuyang employer sa pagkakataon na ang inyong kontrata ay walang limitasyon ayon sa rangsugnay ng termination nito. Nabigo ang inyong employer na tugunan ang kanyang mga obligasyon sa ilalim ng kontrata ng trabaho at ito ay kinumpirma ng Ministeryo ng Yamang Patao at Emiratisasyon. Walang kinalaman ang panahong iginugol sa inyong employer. Kayo at inyong employer ay pinahintulutan ang pagwawakas ng inyong kontrata sa trabaho sa kondisyon na nakumpleto ninyo ang 6 na buwan kasama ang inyong employer. Ang huling 6 na buwan na paghihimpit na ito ay hindi susundin kung kayo ay inurit na may antas ng mga kasanayan na 1, 2, or 3 ayon sa klasifikasyon ng mga yamang pantao at emeritasyon. Kung hindi nyo alam ang inyong antas ng kasanayan, tanungin ang inyong employer o isang opisyal ng paggawa sa inyong pinakamalapit na tanggapan ng paggawa. Kayo ay hindi karapat-dapat na makakuha ng bagong work permit kung at kapag sinimulan ninyong wakasan ang inyong kontrata bago makumpleto ang kondisyon ng inyong original na kontrata na may limitadong kondisyon. Nabigo kayong sumunod sa kinakailangan ng abiso ng inyong kontrata na walang limitasyon. Hindi kayo sumusunod sa mga kinakailangan na abiso o kompensasyon kapag sinimulan ninyo ang termination ng isang renew na kontrata na may limitadong kondisyon.
Maliwanag na nabigo na kayong gawin ang inyong mga tungkulin o tugunan ang inyong mga obligasyon sa inyong kasalukuyang employer na naglulot sa terminasyon ng inyong trabaho. Terminasyon ng walang abiso. Maaaring wakasan ng isang employer ng walang ipinababatid na abiso sa sumusunod na mga okasyon. Kung nanggaya manggagawa ng isa pang tao, nasyonalidad o nagsumite ng mga peking sertipiko o peking dokumento. Kung kinuha sa trabaho ang manggagawa at sa kanyang probation period at ang manggagawa ay inalis sa trabaho sa panahon o sa dulo ng yugtong iyan. Kung nakagawa ng pagkakamali ang manggagawa na nagresulta sa malaking kawalan para sa employer's condition na ipinabatid sa Ministeryo ng Paggawa sa loob ng 48 oras mula sa pagkaalam ng insidente. Kung lumabag ang manggagawa sa mga taguwiling ng kaligtasan ng kanyang lugar na pinagtatrabahoan sa kondisyon na ang mga taguwiling ng kaligtasan ay nakasulat at nakapaskil sa makikitang lugar at ang manggagawa na sabihan tungkol sa mga taguwiling ng pasalita kung siya ay walang pinag-aralan. Kung hindi tinupad na manggagawa ang kanyang mga batayang tungkulin ayon sa kontrata ng paggawa at nagpatuloy siyang labagin sila kahit na nagsagawa ng mga nakasulat na investigasyon sa kanyang layuning iyan at binabalaan ng pagtanggal sa trabaho kung uulitin. Kung nahatulan sa wakas sa empleyado mula sa kinaukulang korte ng krimen na may kaugnayan sa dangal, paglabag sa katapatan o kalaswaan sa publiko. Kung inilantad ng manggagawa ang sekreto ng employer. Kung nakita ang manggagawa na langos sa alak o anumang ipinagbabawal na gamot. Kung sinaktan ng manggagawa ang employer, line manager o kasamahan sa trabaho sa panahon ng mga oras ng trabaho. Kung hindi pumasok ang manggagawa sa trabaho ng walang katwiran sa higit 20 sa iba't ibang araw sa isang taon o 7 sunod-sunod na araw, ang pag-alam ng inyong mga karapatan pati obligasyon ay makatutulong sa inyong pamamalagi sa Emirates na maging matagumpay. Ang buod na nilalaman dito ay nagbibigay sa inyo ng pagkalahatang pananaw sa inyong mga batayang karapatan at obligasyon sa ilalim ng inyong kontrata sa trabaho sa UAE. Kami ay handang tulungan kayo kahit kailan niyo kailangan ng suporta, kaya huwag mag-atubiling abutin kami. Alright, what's up? So ngayon nga, tapos na tayo mag-2G. Tulad na sinabi ko, 30 minutes lang yung 2G mga kaidol, tapos na. Ito naman, kada galaw niya, puro pa na yung UC. Bullshit, not good. Naman. Sige, pass ba? So ibang mga kasama natin, naghanap tayo ng mapipicture mga kaidol dahil kailangan daw ang bagong picture para sa Emirates ID. Ang gagawin natin ngayon ay maghanap tayo ng studio. Hindi para mag-concert. Hindi, mag-hunting kami ng studio. Hindi para mag-concert, kundi para magpa-picture tayo mga kaidol. Tawa. Oo. Oh. Shout out! Oy, gubal, shout out! Shout out, ano man sabi mo? Oo. Oh. Ayan na, ito yung mga kasama kong mga batang, oh. Mga burrado! Ito? Yes! Once again? Alright! Next TV? Baka, oh, baka mapicture ka ng ginigari, di ba? Rex TV! Yung si Rex TV, mga kaidol, yan yung ipipids ko. Gopal, oh, your face. Gopal, take the photo, Gopal. Maybe your viewer is... Yeah, very handsome, Gopal. Your viewer is increased. Ayawa. Maybe million. Million views. Yan. All right. Oh, What's up? Nakita na ang city. Uy, yan, patay. All right. The power. Uy, normal ba yan? Normal. Tara, ito yung mga grupong baraka. Ito na pala yung studio. Yun, nandito na, nakahanap tayo. A few moments later. Alright, so what's up again mga idol. So ngayon tapos na tayo magpa-picture at bumalik kami dito sa bus dahil hindi pwede tayong mag-ikot o mag-gala dito sa Abu Dhabi. Kasi sobrang init mga idol. Oh no! So, bumalik tayo sa 47 degrees Celsius ngayon dito sa Abu Dhabi. So kung mapasin nyo si James, oh, naglakad lang ng kunting oras, minuto yan, pero pawis na pawis siya. Tapos na yung aming Tauji. Kaya ngayon ay ang balang natin ay pupunta tayo ng Musapa. Musapa. Tapos na yung training namin sa labor law. Training kami na ipaglaban yung karapatan mo. Yan. Yun, nalalaman namin. Yan ang ibig sabihin ng Tauji mga kaidol. Kung makikinig ka doon,
para yung mga patakaran ng employer ba, may problema sa employer, pwede ka magsumbong dito sa Toji. Dito sa ano, United Arab Emirates. Alright. Mori yan kung tinatawag Mori. Ito yung sumbungan ng mga naapi. Kung ikaw naman yung nasa tama, ora mismo, ipaglalabang ka nila. Alright, so yun yung pinunta namin dito mga idol. Alright, so si Jim, sa'yo tuloy pa rin ang pahit ng dagta niya. Kasi hinihintay lang namin yung aming mga kasama dahil naghihintay ang driver namin kasi bawal dito mag-parking. Nagka-picture pati kami kasi kailangan ng 30 minutes para yung tulad na sinabi ko kanina, kailangan ng bagong picture para sa aming Emirates ID. Yun yung basihan. Pag ikaw yung nahuli dito, ipapakita mo lang Emirates ID mo para hindi ka sabihin TNT. Ibig sabihin may company ka dito. Pamili ka na, kami ng pamilihan ng Pinoy. Namili kami dito, mga kaidol, sa pamilihan ng Pinoy. Ito, yung baboy. Ingunin nila, wala ibaboy dito. Pork. Itong baboy, mga idol, naka-chop na, parang cubes na. Naka-chop-chop na, mga kaidol, ang baboy. Kumbaga, lulutuin mo na lang. Hindi ka na mag-iwa-iwa. Paano so, baboy? Yan pala yung pinunta ni James. Kaya pala siya medyo natagalan doon sa loob ng pamilihan. Pag-uwi, mga idol, magluluto tayo. Alright. So mamaya uli mga idol, punta tayo dito sa, ikot-ikot tayo sa Dalma Mall. Dalma Mall. Okay, sa Dalma Mall. Kumbaga yun na yung uling oras namin sa Dalma Mall para sumibat na ulit kami sa Baraka Nuclear Power Plant. Yun yung pinakambilid sa amin. Apat na oras uli ang aming biyahe, pabalik na aming village. Alright. A few moments later. Alright, so andito nga tayo sa Dalma Mall. Yeah. Nakapasok ang mga ihimplo. Sino man yung ano na yun? Ihimplo na yun. Nakapasok na mga taga-Baraka dito. Ayos. Kamusta? Satas na. American Eagle. Basta na yun. Ayaw, dito American Eagle. Ayaw. Gutom. Alright. So, ngayon nga mga kaidol, naghanap tayo ng makakainan. Kaya ang ginawa namin, pumasok muna kami dito sa Dalma Mall. Alright, so kasama ko pa rin si Taxi. Long live. Maghanap tayo ng makakainan kung ano mang meron dito, kung Jollibee, KFC, Umakdo, ano man yan. Asa to? Tuktok? Diyan lang, mga kaidol. Sa first yung sa likod naman yan yung aking kakwarto. Si Arlo. So, pake tayo sa bundok. Yan, kung makikita nyo, bundok to. Yan, mabagal, oh, takbo. Ano, kambiyo muna natin. Wala ko na ta, okay? Mabagal ang takbo. Yan, daming buy one, take one. Maraming buy one, take one, mga kaidol. Ha? Dito siguro sa Picas. Lawak dali, ah. Asa tagano? Jollibee? Wala, Jollibee, keep zero. O, dito na, keep sita. Combo na lang, combo ba? Keep sita mga kaidol. Saan eh? KFC? So, yun, may nakita tayong mga kainan dito. KFC raw. Dito naman, si Himplo. Saan mo na? KFC. Ngayon nga ipumasok muna tayo sa KFC upang kumain tayo ng tanghalian. Pero hindi na tanghalian to. O sa'yo, oras na ba? Alaw na na? Wala pa? Alaw na na. So hindi na tanghalian to. Hapunan na to. So naghihintay tayo ng order. Ngayon ay yung mga kasama natin nag-order mga idol. 5 minutes later. Alright, so ngayon nakakain na tayo ng KFC. Medyo tayo masigla na at nakakain na. Alright, once again, tapos na kami kumain ng KFC. Yan, busog na kami. Masali ka rin? Punta kami ng Carrefour, naghanap ka ng naghanap ako ng Danger Coffee. Danger Coffee. Gusto ko yung Danger Coffee, yung delikado talaga. Ano? Yan ang tinawag na Danger Coffee. Ito ano yun? Ito na pa. Tin awam. Kani? Tin mo. Kani? Dai ka to ba? Kani? Mo na siya.
hinahanap nyo? Sino hinahanap nyo? Sino? Isa po ang gulay. Ang gulay doon yata. Kinam mo doon ang gulay. Anong klaseng gulay? So ayan mga kaidolo, ang daming mong sapatos dito. Pagtagpilan eh. Oh, mura oh. 28 lang. So kita yung mga kaidolo. Yan o, price oh. 28 lang. 28 lang. All star. Tagpila? Oh, palitan mo. Yun. Mura oh. Gani. Oh, unan oh. Unan, 10 dirham lang oh. Pillow. Ito mo na eh, kama. Ang daming kama oh. Oh, matulog ka ganito mga kaidol. Lambot ah. Makakailang dagdag ka dyan. Mga lubat. Si Simoy oh. Higiling comment si Simoy. Hiring po kayo building electrician siya. Dito to? Simoy. Sino yan? Puro Simo. Nga mga kayo nag-comment saan? Pero sa branded Coronis. Pumunta na tayo sa mga ano, chick. Yung aking mga kasama ay busy sa paghahanap ng kanilang mga bibili. Pero tayo hindi muna tayo pwedeng bumili dito. Ha? Ang bili mo? Chick ay gubong. Magkano? Yan ang mo eh. 60 lang. Yung price niya yung ano? 149. Ngayon? Ito, 16 lang nabili lang, natin no? Kaya nag-sale ito yung putlaki. Kalahati ano? Oo, no, kalahati. Kaya kalahati. Dito ka na yun sa putlaki na pumili kasi maraming sale dito. Alright. So, yun ang yung ladies natin, si Imam. Wala nung aking masilayan. Tinatag... Oh. Okay, dua? Dua, oh. Mukha parehas oh. Dua usar ano eh. Dua eh. Ah. Grabe to. Isang shirt ay ano? 229. Ngayon ay 111 na lang. Jordan. 149. Balit na 'yung nagsipangita. Wala na? Ang kalo oh. Ayun bro, ayun mga bro oh. Sibin na rin ang presyo. Oh no! Wala sa iba basket man. Yung suit ni... Yung suit ni James na sapatos ay sibin na rin lang presyo nun. Ito ang type kong sapatos mga kaidol pero ang presyo niya 500 dirham. Pang bagay sa ano sa short 759. Pareha sa akong sapatos kisunod. Ano sa? Palita. Ano sa Jerome? Ano palit? Ha? Palit. Ano sa? Grabe Janilas dito. 149. 149 ang chinilas. Ito maganda pang basketball talaga, mga kaidol. 200 na lang. 200. Yung mga murang sapatos dito lang nakalagay, mga kaidol. Ito lang dito. 389 lang, pero yung pinakamalaking presyo dito, abot ng 1,000, lalo na yung Jordan. Anong Jordan yun, bro? Bro? Anong Jordan yun? Yung isa na yun? Yun? Jordan 1? Ah, Jordan 11 pala yun. Ang presyo daw ay 1,200 dirham. Abot ng ano, 15,000. 2 hours later. Alright, so ngayon nga mga kaidol ay kami ay lumabas na ng Alwada mo, Dalma Mall. Alwada Mall. Dalma Mall. At kami ay babalik na sa bus ito dahil... Ito engineer namin. Oh, ito yung engineer. Ito yung mga goals niya, ito yung sinuot.
Ngayon, pag engineer siya, pag may maraming alahas na siyon. Hindi lang pinapakita yung mga gold niya, kumbaga nakatago lang. Hindi, hindi naman kasi special holiday ngayon eh. Kumbaga may pinuntan lang tayong ano. Kita mo. So ngayon, ibabalikan tayo sa bus mga ka-idol upang tayo umuwi na. Nagpalamig lang tayo dito sa mall na to. Dala na yung ano, ano yung nabili niya? Ano yung binili niya bro? Malaking ano? Camel? Teddy bear ba? Ngayon nga, andito na ulit tayo sa bus mga ka-idol. Tayo ay pauwi na ng aming village. So, anong pangalan ng village mo? Baraka Nuclear Power Plant, Village 1. Okay. So, I love you all sa inyong lahat. Kami maglalakbay na ng 4 na oras. Alright, so abangan nyo ang ating upload. Babay na sa'yo, long live. Long live, big. Alright, bye-bye. Maraming salamat sa mga nanonood. Oh yeah. Alright. Once again, I love you all.